Hi guys, welcome back to my channel, Kim Flora Vlog. Huwag niyo sanang kalimutan i-subscribe at i-like yung video ko. Sana magustuhan niyo to. Alam niyo guys, sobrang masaklan ako ngayon dahil nahuli ko ang asawa kong may babae. Ilang beses ko na to siya nahuli ko. Hindi ko na kasi kaya eh. Hindi ko na kasi kayang manahimik na lamang tsaka iiyak na lang. Kagabi pa ako nang iya, ano bang nagawa kong kasalanan, ano bang pagkukulang ko, wala naman akong nagawa, wala naman akong lalaki. Nag-asawa na nga ako ng ang sakla pa kasi doon. Nag-aasawa ka na nga ng matanda tapos lulukuhin ka pa, ipagpalit ka pa sa iba nga mas matanda din sa'yo. Ano yun? Lagi ko siya tinatanong kung sino talagang mahal niya, bakit, ano bang kulang ko sa kanya, bakit niya gawang lukuhin kami. Inaanakan lang naman niya ako ng tatlo, tapos hanap siya ng babae. So anong problema niya? So, tinatanong ko siya, mamimili ka na lang kung sinong pipiliin mo, ayan bang kabit mo o ako o anak mo. Siyempre pipiliin daw niya yung bago kasi mas masarap daw. Ang sakit po. Ang sama nang pakiramdam ko. Wow, paano yung anak ko? Iniis ko na lang. Nauiyak ako, naiyak agad eh. Pero, kailangan ko para maging matatag. Kaya pala, na-inobserbahan ko siya ilang buwan na talaga. Nung nagkaanak na ako ng tatlo, hindi na kami magkatabi matulog kasi may mga bata. Matulog na lang siya mag-isa dyan sa sala. Tapos, ako dito sa kwarto. Simula nung lumaki yung bunso ko, hindi na kami nagkatabi. As in, kasi yung anak ko, sobrang makulit, diba? Kailangan, stress din ako. Daming alagaan. Matagal na to guys. Pero tinitiis ko lang. Ilang beses na talaga yon. Tapos, parang naging manhid na rin ako. Wala na akong feeling. Pero this time, kailangan ko nang i-share. Kasi lagi na lang akong umiiyak. Lagi na akong umiiyak ng tahit. Iiyak na. Iiyak na lang ako ng mag-isa. Parang nababalik lang ako, naiisip kung bakit niya ginawa sa akin. Matanda na nga siya. Nakuha pa niya ako lukuhin. So, hindi na talaga ayon sa kasabihan. Hindi mo talaga kung babaero talaga yung lalaki. Babaero talaga yan. Kahit bata pa ka, kapa o matanda na sila. Kung yun talaga kagalaan nila, mang babae talaga yan. So, lalo na kung may pagkukulang ka. Hindi rin dami kong kulang. Saka, wala na rin kasi akong gana. Ayun. Ilang bisis ko sa nahuli. Sa labas. Minsan, pinipunta pa dito sa bahay. I feel, ano lang. Kulang ako. Kalahi lang din naman niya. So, matanda na rin sa akin. Iniisip ko na lang, oh, mas bata naman ako. Kasal ako. Kaya, iniisip ko pag divorce kami, magkakaroon din naman ako ng mas marami. Tsaka may trabaho. Tsaka, pero hindi pa ako pwede. Hindi pa ako ready, mami. Hindi pa ako ready mang baba, mang lalaki, or else i-open yung puso ko para sa iba. Kasi nag-focus ako sa mga anak ko. Pero, yung time talaga, ngayon talaga di ko na kaya. Parang gusto ko ng makipag-divorce. As in. Kasi may anak din naman siya sa iba. Nakita ko din naman yun. Dinala niya dito. Din yung babae. So, yung babae na yun, mas matanda sa akin, pero may anak sila. Lalaki din. Yun lang naman ang pangarap niya, lalaki ang anak.
sumasama ng ugali nila, no? Nagawa ko nila akong lukuhin in front. Kaya naman pala, asawa ko, matutulog na lamang siya dyan sa ano na, hindi na nga niya nagano, tahimik. Parang, may pagkaiba-iba na talaga. Ang sama, no? Hindi ko talaga kaya na eh. Iniisip ko talaga ng 100 times. Kung hanggang kailan ako magtitiyan. Hanggang kailan ako maging matatag. Dahil sa panluloko niya sa akin. Palagi na lang akong umiiyak, nagiinom gabi-gabi. Alam niyo bakit ako nagiinom gabi-gabi? Yan talaga yung reason. Pero ngayon humihintok na rin ako. Ayoko mamatay. Maaga. Kasi nandiyan naman mga anak ko. Saka, bata pa naman ako. Para gawin yung hindi maga, nakakabuti. Dati gusto ko na mag-suicide. Pero, iniisip ko, nandiyan naman mga anak ko. Diyan. Hindi mo lang talaga ma-imagine, no? Yung nagtitiwala ka sa tao. Tapos, darating na point na ikaw lang pala niloloko. Sinusunod mo lahat yung pagbabawal niya. Bawal lumabas. Bawal pumunta sa friend. Never ko nga naranasan lumabas ng gabi dito. As in, never. Never ko naranasan lumabas ng gabi sa labas. Or, minsan i-invite ako ng friend ko lalabas or kakain kami sa labas. Dinner. Tinanggihan ko kasi alam ko naman hindi niya ako payagan sa labas. Di ko nga alam eh. Di ko nga nakita kung anong itsura sa labas sa gabi. So, sobrang insecure siya sa akin. Ayaw niya talaga akong lumabas. Ay, sinusunod ko naman yung lahat. Lahat. Taong bahay na lang ako. Mag-alaga ng bata. Anyway, siya lang naman tagaluto. Siya nagluluto. Siya nagpapakain sa amin. Siya, kasi masarap siya magluto. Ako, hindi naman ako nagluluto. Yun lang talaga masakit. Yung mahuli mo siya naman, mga babae na. Tapos, sinisort ko niya. Hinahanap pa niya yung mga ex niya. Sa FB. Nahuli ko din. So, ano kayang problema niya? So, ngayon, simula noon, hindi na talaga kami nagtabi. As in. So, kung may mangyari man sa amin, once a month, minsan zero a month. Kasi, ayoko na eh. Tapos, napaka-decision na rin ako. Alagaan ko na lang mga anak ko at sarili. Pag lumaki na sila, saka na ako mag-late ko. I-let ko ko siya, maging masaya. At saka maghanap na ako ng tao. Hindi ko na yung magmahal sa akin. Pero, talagang patak ka. Tapos, in the future, dati hindi ko talaga tanggap eh. Pero ngayon, inisip ko na lang yung future ng anak ko. Future me. So, kung mangyari man talaga yung mga pagkataon, alam ko naman maraming lalaki dyan. Pero, hindi mo masabi na mabilis ka magkapag-tipal o magmahal ulit, mag-open ulit. Nang iibig, hindi. Hindi madali yun eh. Madali lang sabihin. Pero, simula kasi nung broken hearted ulit ako, never na akong nagmahal ng lalaki. Kasi wala rin akong tiwala until now. Kasi, pag ibigay ko lahat ng pagmamahal ko, baka iiwan lang rin ako. Kaya, 50-50 lang yung bigay ko. I love myself. Love my children. Pero sa lalaki, sa asawa, never niya na-feel. Kasi
kaya siguro nangloko siya. Nagloko. Dahil yun ba po pinafeel sa kanya na mahal ko siya eh. Pag tinatanong niya ako, tragis na bata talaga to istorbo. Pag tinatanong niya ako na mahal ko ba siya, sabihin ko lang, kung hindi kita mahal, dapat iniwan na kita noon pa. Yun lang sasabihin ko, pero never ko kasi masabi yung words na ay ayoko nun. Masyado ng lost thread na pagmamahal yun. Kasi sawa na ako sa salitang ay. Yun naman pala. You. Ay. Uy. You. Uy. You. Ganun. Ay. Walang i-enjoy ko lang sarili ko. Magpapaganda ako, no? Bakit ako iiyak-iyak, no? Siyempre, pagandahan ko sarili ko hanggang maglaway sila. Tapos, magpapaganda ako. So, hindi naman ako isigil sa sarili ko. Alam ko naman na darating yung event na uwi pa rin siya sa akin. Magsusorry pa rin siya sa akin. Ako pa rin ang pipiliin niya. Pero at the time, I already move on. So, time is too late. Pag darating naman yung araw na yun, siya na naman iiyak sa akin. Hanggang sa matikok siya. O, diba? Maganda pa nga ako ngayon, lalo na someday, paganda pa ako, lalo. Niluloko niya ako. Sorry siya. Buti na lang. Ama! Nakapag-isip ako. Grabe guys. Iyak ako ng iyak. But, nagising akong umiyak. Nagising thanks God. Panaginip lang palayo. Putris.